Naka-red alert ngayon ang jail facility ng BJMP sa Digo City. Ito ay matapos ang naganap na hostage taking kung saan dalawa ang sugatan kabilang ang isang bata. Si Jay Lagang ng PTV Davao sa sentro ng balita. Sugatan ang isang 6 na taong gulang na bata matapos itong ma-hostage ng 3 mga persons deprived of liberty o mga PDL sa loob mismo ng Bureau of Jail Management and Penology sa Digo City, Davao del Sur kahapon, October 20, pasado alas 12 ng tanghali. Sa 2 mga bata na na-hostage, napawang 10 taong gulang, ang isa na nasa edad 6 na taon lamang ang sugatan. Meron anyang Family Day celebration sa loob ng BJMP compound kahapon, kaya't nandoon ang mga biktima nang kunin ito ng 3 PDL na sina Shelly Calay Salda, Jobert Masday at Dante Pindatan na parehong merong mga nakabinbin na kaso. Dinala ang mga bata sa loob ng BJMP Mark vehicle na nasa loob din ng compound. During the time nga naidalawan, ilahang gisnatch ang bata niya. Iti una nila og kanang mga improvised nga mga talinis gani nga mga kuan. Improvised weapons. Umabot pa anya ng mahigit 2 oras ang ginawang negosasyon ng otoridad matapos magbigay ng demands ang mga sospek. At dahil sa nakompromiso ang kaligtasan ng mga biktima sa kamay ng mga hostage takers, agad nagsagawa ng strategic operation ang special tactical units na naging resulta ng successful neutralization ng mga sospek. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng BJMP, CIDG at Digo City LGU Emergency Responders. Nasugatan din ang isang kawani ng BJMP matapos rumisponde sa nasabing hostage taking. At ayon kay alias Jenna, na nasa loob din ng compound ng mga oras na iyon at meron din siyang kaanak na binisita, ay laking gulat niya sa nangyaring komosyon. Natakot din anya siya dahil sa pag-aakala niyang isa ang kanyang anak sa na-hostage dahil sa reaksyon ng kanyang mga kaanak na kasama niya sa loob. At personal din daw niyang kakilala ang isa sa mga nang-hostage at hindi anya siya makapaniwala na kaya niya itong gawin. Magay ka, dili mo ang anak pa. Abi man huwag ka nang nag-away lang, nag-away ang mga bata ba? Nag-away ang mga bata. Kasalukuyan namang nasa red alert status ang buong jail facility at hindi muna papayagan ang pagbisita sa mga PDL hanggang sa wala pang abiso. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.